BIR kung saan kanina nga po ay nagkaroon ng press conference dito kaugnay pa rin ng tax case o tax issue nitong si Pambansang Kamao Manny Pacquiao. At mamaya po subukan po nating makapanayam ang mismong pinuno ng BIR na si Commissioner Kim Henares at mismong si Congressman Pacquiao. Samantala, wala raw idineklara sa kanyang ITR noong 2009 si Congressman Manny Pacquiao patungkol sa kanyang kinita sa Amerika noon at may misdeclaration naman sa kanyang income para sa 2008. Ayon po yan sa BIR. Git naman po ni Pacquiao, may mga dokumento siyang isinumite pero hindi kinikilala ng ahensya at kaya lumalabas na may utang pa siyang buwis. Narito po report ni Joseph Moro. May kinakaharap mang gusto sa BIR, tuloy pa rin ang pagpunta ni Congressman Manny Pacquiao sa iba't ibang aktibidad sa Sarangani. Siya ang nagbukas ng Manato Festival at founding anniversary ng Lawigan. Nanguna rin siya sa gift giving para sa mga bata sa Capitol Gym. Sa tingin ni Pacquiao, maayos naman ang trabaho ng kanyang mga abogado at accountant. Pero titingnan din niya kung nagkaroon nga ng pagkakamali. Git niya, hindi kinilala ng BIR ang mga kopya ng kanyang U.S. non-resident alien income tax return para sa mga taong 2008 at 2009. Ito rin ang mga kopyang ipinakita niya kahapon sa media. Patunay raw ang mga ito na hindi siya nagsisinungaling. Sabi naman ni BIR Commissioner Kim Henares, sinimulan na lang i-monitor ang tax returns ni Pacquiao dahil mula sa pagiging isa sa top 10% ng taxpayers ng bansa noong taong 2006 hanggang 2007, bigla siyang bumagsak sa top 30% noong 2009. Wala pang 50 million pesos ang idineklara niyang income sa taong yun. Hindi na nga raw siya nagdeklara ng income sa mga panalo niya sa Amerika, underdeclared pa raw ang income niya sa mga TV show at product endorsement. Sa tansya ng BIR, 1.4 billion pesos ang dinabayaran ni Pacquiao para sa taong 2009. Inire-report nyo magkano yung guaranteed purse niya, pay-per-view niya, yung mga sports magazine, magkano yung kinita niya. So, nilagay na. Ito yung dapat na dun sa income tax return niya. So, nakalagay yan dyan. So, kinompute ngayon namin yung buwis na dapat niya bayaran kasi wala naman siyang dineklarang binayad niya sa Amerika. So, wala siyang iaawas. Misdeclaration naman ang hinahabol ng BIR sa income ni Pacquiao para sa taong 2008. Kahit idineklara niya noon ang binayaran niyang buwis sa Amerika, kulang naman ang ibinayad niyang value-added tax. Ang di pa nababayarang buwis umabot sa 769 million pesos. Ang 208 na assessment namin, ang pinayagan nga namin yung bawas niya nung bayad niya sa Amerika eh. Hindi na kami naging very stricto na pahingi ng documentation. No? Pinayagan na namin na i-deduct niya. Kaya ang hinahabol namin sa kanya, yung misdeclaration niya. Sagot naman dito ni Pacquiao, hindi pwedeng sabihin ng BIR na pinagbigyan siya para sa taong 2008 dahil nagsumite raw siya ng mga dokumento ng kanyang mga expenses. Yun nga lamang, hindi ito tinanggap ng BIR. Paano ang pinagbigyan? Eh, may mga kopya nga ako. Eh, kung i-honor nila yon. Yung sinasabi nila na 7 million, 9 million, yan yung 2008, 2009, na 7 million, 9 million, yun yung tax ko na binayaran, na income ko dito sa Pilipinas. Kaya hindi kung kaya maliit. Kung hindi pa kasi nila inonor yung binayaran kong tax sa Amerika na siyempre kung isama yun, more than 100 million ang binayaran ko. Sana rin daw BIR na lang mismo ang lumapit sa IRS para humingi ng patunay na nagbayad sila ng buwis sa Amerika. Copy nga, copy. Pero not the original. Kung original lang hahanapin nila. At saka, once na ano, hindi pwedeng individual makipag-ano doon sa IRS. Government to government, pwede naman nilang gawin yun eh. Oh, diba? Pwede naman lang gawin yun. In 2 years, hindi nila magawa yun eh. Government sa government. Sabi naman ni Pangulong Noynoy Aquino, hindi naman pangharas ang ginagawa ng BIR. If he believes that he has complied with all the necessary rules, no, and all the necessary laws, then I'm sure he has all the evidence to afford. Posible raw na sa susunod na linggo mag-courtesy call si Pacman sa Malacanang. Sa Sabado naman siya pupunta ng Leyte at plano rin niyang bumisita sa Samar. Joseph Morong, GMA News.